Lumaki ako na laging nakakarinig ng mga kwento-kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang dito sa lugar namin sa Samar. Isang particular na kwento ay tungkol kay Ate Elma. Si Ate Elma ay tag-alaga ni Carlo, ang sanggol na anak ng pinsan ko. Yung pinsan ko na yun ay teacher sa paaralan namin at yung bahay nila ay katabi lang din ng paaralan. Kaya naman, madalas dalhin ni Ate Elma si Carlo sa paaralan tuwing uwian para makita yung nanay niya at makapasyal-pasyal din. Isang araw, pumunta si Ate Elma karga si Carlo sa paaralan namin. Mga grade 4 ako noon. Nakita namin ng kaklase ko si Ate Elma sa labas ng aming silid-aralan na parang nagsasalita. Tumingin-tingin kami sa paligid para makita kung sino ang kausap nito. Pero wala naman kaming nakitang tao kundi si Carlo lang na karga-karga niya. Hindi na lang namin pinagtuunan pa ng pansin kasi naisip namin baka si Carlo lang din yung kinakausap nito. Nung gumabi na, pumunta yung ibang pinsan ko sa bahay para pakiusapan si tatay na sumama sa kanila. Nawawala daw kasi si Ate Elma at hindi nila alam kung saan to nagpunta. Naghanap sila ng naghanap pero hindi nila ito nakikita. Hanggang sa may marinig silang sigaw na nanggagaling sa paaralan. Tumakbo sila doon at nakita nila si Ate Elma na nagtatago sa isang sulok ng silid-aralan at sumisigaw ng tulong. Takot na takot daw si Ate Elma at pawis na pawis. Ang sabi ni Ate Elma, may humahabol daw sa kanya na lalaking nakasakay daw sa kabayo. Ang pangalan daw ay Elmo. Pinipilit daw ng lalaki si Ate Elma na sumama sa kanya. Lumapit si tatay kay Ate Elma para tulungang tumayo at maiuwi na sa bahay. Pero nagpumigla si Ate Elma at sobrang lakas daw nito kaya hindi siya kaya ni natatay. Naisip ni natatay na nasaniban si Ate Elma ng engkanto dahil sa kwento nito at dahil sa hindi maipaliwanag na lakas nito. Nung naging mahinahon na si Ate Elma, inuwi na siya sa bahay ng isa pa naming pinsan. Iniwas muna siyang patirahin sa bahay ni na Carlo. Nung gabing din ngayon, pinakiusapan si tatay at ang pinsan ko na matulog muna sa bahay kung saan pansamantalang natulog si Ate Elma. Natatakot daw kasi yung mga kasama nito sa bahay. Mga hating gabi na nun at nasa kalagitnaan ng tulog si na tatay, nang nagising sila ng mga tunog na parang may bumabato sa bahay. Nanggagaling ito sa iba't ibang direksyon. Binabato daw yung pinto, yung bintana, yung dingding at ang bubong ng bahay. Magdamag na nangyari yung pambabato kaya hindi sila nakatulog. Dahil sa takot, inilipat ulit ng bahay si Ate Elma para lubayan na siya ng kung sino man yung sumusunod dito. Pero sinundan pa rin si Ate Elma. Doon naman sa ikalawang bahay na tinirahan niya, lagi daw na may kumakatok sa pinto ng bahay. Pero pag binubuksan naman nila, wala naman daw na tao. Hanggang sa isang araw, narinig ulit nila na may kumakatok. Binuksan nila ang pinto at tulad ng dati, wala namang tao. Pero pagkatapos daw nun, narinig nila na nagsasalita na naman si Ate Elma nang walang kausap. Kumalat na ang balita tungkol kay Ate Elma dito sa baryo namin. Kaya natakot na din yung mga kapitbahay. Hindi na nila hinahayaan na maglaro pa sa labas yung mga bata, lalo na pag magagabi na. Dahil din dito, nagsagawa ng ilang prayer vigil sa paaralan para lumayo na ang mga masasamang espiritu. Nagtawag din ng ilang albularyo at yung isa ay galing pa sa Masbate sa Bicol. Nagsagawa sila ng ritual na tinatawag na pagbawi.
Ito daw ay para bawiin ang espiritu ni Ate Elma na pinaniniwalaan na dinala sa mundo ng engkanto. Dumating ang kabilugan ng buwan at isinagawa ang huling ritual ng pagbawi, kung saan dinala si Ate Elma sa paaralan para iharap kay Elmo. Pinasunod ng mga albularyo si Ate Elma na kapag nakita niya daw at kinausap si Elmo, yung engkanto, sabihan daw ni Ate Elma na hindi niya ito mahal at dapat na siyang pakawalan dahil magkaiba ang mundo nila. Ang sabi ng mga nakasaksi, bigla daw lumitaw si Elmo sa mga tao doon. Nakasuot ito ng puting formal na damit, puting sapatos at nakasakay nga sa kabayo na kulay puti din. Isa sa nandoon na nakasaksi ay yung pinsan ni tatay na sundalo. May dala itong baril kaya nung biglang lumitaw daw si Elmo, pinaputukan ito agad ng baril. Kaya lang, kasabay ng pagputok ng baril ang pagkawala din bigla ni Elmo. Madami ang nakakita at isa ang tatay ko doon. Hindi sila makapaniwala sa nasaksihan nila. Ilang araw matapos ang ritual, iniuwi na si Ate Elma sa kanilang bayan sa Samar. Ngunit sa kasamaang palad, namatay daw si Ate Elma ilang araw lang pagkarating niya. Kwento po ito ng lolo ko nung naaksidente siya sa paggamit ng dinamita. Sabi niya dahil sa engkanto daw yun. Totoong storya po ito ng lolo ko nung nabubuhay pa siya. Sa lugar po namin sa Bicol, maraming mga engkanto. Naniniwala ang mga tao na kapag nagambala mo sila, tiyak na paparusahan ka. Isang umaga, umalis si na lolo kasama ng tito ko para manghuli ng orang, yung malalaking hipon. Nanguhuli sila nun para ibenta. Yung lolo ko dati, pag malapit na ang bagong taon, mahilig siyang mamili ng mga sari-saring paputok sa Bukawi. Nung mga panahon na yun kasi hindi pa mahigpit ang pagbabawal sa paputok. Bibili si lolo ng mga paputok tapos iuuwi niya sa Bicol. Yung iba binibenta niya at yung iba ginagawa niyang dinamita. So ayun na nga, gumawa si lolo ng dinamita na gawa sa butilya ng mga gamot. At susubukan niya daw sana sa libtong, yun yung tawag sa ilog na malalaki. Sabi naman ng tito ko, bakit di daw nila subukan na gamitin dun sa talon? Kasi dun daw yung maraming orang. Sumang-ayon naman si Lolo, kaya ang ginawa nila, lumakad pa sila ng malayo-layo papunta dun sa talon. Nung marating nila yung talon, agad na umakyat si Lolo sa itaas ng talon, naupo at nagpahinga sandali. Si Tito naman, naiwan lang siya sa baba ng talon. Maya-maya, sinabihan ni Lolo si Tito na dumistan siya kasi baka daw masabugan siya ng dinamita. Nung makita ni Lolo na nasa ligtas na distansya na si Tito, kinuha na ni Lolo yung gawa niyang dinamita na gawa sa bote ng gamot at sinindihan na niya. Nung ihahagis niya na daw yun sa talon, biglang may humarang sa kanya na isang napakalaking paru-paro. Sobrang laki daw at mas malaki pa daw sa tao. Nakatingin lang yung tito ko kay Lolo at nagtataka siya kung bakit hindi pa hinagis ni Lolo yung dinamita, samantalang may sindi na yun. Natakot si tito kaya sinigawan niya si Lolo na ihagis na yung dinamita kasi masasabugan siya.
Pero parang wala daw na naririnig si Lolo. Nakatulala lang siya sa ere. Sumabog yung dinamita sa kamay ni Lolo. Kitang-kita daw ng tito ko na parang papel na nalaglag si Lolo mula sa itaas ng talon, pababa at diretso sa ilalim ng tubig. Nagmadaling tumakbo ang tito ko at sumisid para sagipin si Lolo. Pagkaahon nila, kitang-kita ng tito ko yung kamay ng Lolo ko na halos humiwalay na sa braso nito. Akala daw ng tito ko patay na yung Lolo ko. Pero nagulat daw siya nung biglang nagsalita yung Lolo ko ng, "Noy, tinamaan ko ba yung malaking paru-paro?" Dahil sa taranta, hindi na inisip pa ni Tito ang sinabi ni Lolo. Duguan at madaming sugat noon si Lolo. Natamaan din yung mata niya ng bubog at yung kamay naman halos maputol na. Sobrang takot at taranta daw ni Tito noon kasi akala niya nga mamamatay na si Lolo. Dahil sa malakas ang loob ng Lolo, kahit na lugmok na ito sa mga sugat, napilit pa rin niyang magsalita. Ang sabi niya sa tito ko, kargahin daw siya at kaya niya pang umabot hanggang sa ospital. Ang problema, ang layo pa ng daan papunta sa pinakamalapit na ospital. Kaya ang ginawa ng tito ko, tinalian niya yung kamay ni Lolo para hindi maubusan ng dugo at sa gubat na sila dumaan papunta sa bayan. Mas mabilis kasi kung doon dadaan. Mabuti na lang at nakasalubong nila ang pinsan ng lolo ko at tinulungan silang mapabilis pa ang pagbuhat at ang paglalakad. Sa awa ng Diyos, umabot si Lolo sa ospital at naagapan ng mga sugat nito. Nung magkamalay na si Lolo, kumento niya sa tito ko yung nangyari. Nung sinindihan niya daw yung dinamita at ihahagis na sana ito, biglang may tumambad daw sa kanya na isang malaking paru-paro. Sobrang laki daw, yung mas malaki pa daw sa tao. Dahil sa pagkabigla at pagkamangha, nalimutan ni Lolo yung nakasinding dinamita sa kamay niya at tuluyan siyang nasabugan nito. Dahil sa nangyari, naputulan ng kamay si Lolo. Pero mabuti na lang din at nabuhay pa rin siya matapos ng nangyari. Sabi ng mga tao, engkanto daw yun na nagbabantay dun sa talon. Hinarang niya si Lolo kasi sisirain ng dinamita na hawak niya ang talon at ang mga hayop na nakatira dito. Kaya sa mga nagbabalak ng masama sa kalikasan, kung trabaho man yan o biru-biruan lang, huwag niyo na lang ituloy. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit niyo lang ang subscribe button sa screen niyo. Pwede rin kayong mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.